Mula sa Tuguegarao City, good morning everyone! Or as we say it in the Ibanag language, Diyos tao man ikamong amin. This is your King of the World. And in this episode, pupunta tayo sa dulo ng kalsada sa dulo ng Pilipinas at pagmomoto camping sa Barangay Patunungan sa Santa Ana, Cagayan. Let's go in 3, 2, 1... What is up everyone? Welcome to episode number 10 of the King of the World Moto Vlog. Sa videong ito, bibisita tayo sa dalawa sa pinaka-remote na beaches sa bayan ng Santa Ana, Cagayan na pwedeng maabot at mapuntahan gamit ang ating motorsiklo, ang Sitio Pananakpan at Sitio Alegan. Samahan niyo ako sa aking moto camping trip at pamangha sa ganda ng hilagang silangan ng Pilipinas. Pero bago natin umpisan ang biyahe, I'd like to invite you to subscribe to this YouTube channel by hitting the subscribe button and notification bell para makasama kayo sa ultimate goal ko na maikot ang Pilipinas gamit ang mumunti nating motor. Ano, Gina? Let's go! Para makarating sa mga sitio ng Pananakpan at Alegan mula sa Tuguegarao City, kinailangan ko munang dumaan sa walong bayan ng Cagayan. Boundary of Iguig and Amulong, approaching... Ang kiray ba to? Ang kiray Amulong. Humikit ko mulang 4 oras na biyahe din ang ginawa natin, pero ngayon pa lang sinasabi ko ng sulit ang oras sa kalsada. Welcome to the Lo Cagayan. Pagas muna tayo. Oh, so dito na tayo sa Lo, nagpagas kasi medyo mahal na pag ang pass dito. Mga 5-6 pesos ang difference pagdating sa Santa Ana. Mula sa ruta natin ng Magapit Bridge. Pero dadaanan natin para sa inyo. Bait ako eh. So you are looking at the Magapit Suspension Bridge, the first in Asia. Very old bridge na rin ito. We are now in Bugay, the crab capital of the north, Santa Teresita, Cagayan, Barangay Luga. Welcome to Gonzaga. Santa Ana Bridge is already fully repaired. Good job. Pero bago tayo magtuloy sa Pananakpan, Zinago at saka Alegan, I need to make my mandatory stop here in Santa Ana. Dito tayo sa Sea Sun Cafe. Hopefully bukas makakain ng hotdog. Yun nga lang, pagdating ko hindi pa daw sila bukas, kaya nag-decide na lang din akong tumuloy na lang sa biyahe. Important tip, lumiko pa kanan sa unang kanto pagkatapos ng Sea Sun Cafe. Madami pa din kasi ang nalilito kung saan ba ang tamang likuan papunta sa Pananakpan. Madalas kasi napapalayo ang mga biyahero dahil akala nila pareho lang ang daan papunta sa mas kilalang beaches ng Angib, ng Aramuan at Posorobo. Heads up lang para hindi na masayang oras ninyo. Madali lang ang biyahe papuntang Barangay Patunungan. Majority ng dadaanan ay sementado at may mangilang-ilang parte na lang na rough road pa. Pero kasulukuyan ang ginagawa ang iba. Ay, hindi ko pala nabanggit kanina, nakalagay sa tarpaulin from the highway Pananakpan is 32 kilometers away. Since our first gas up this morning sa Tuge, we are now
on the 169.6 kilometer mark. Yun na yung tinakbo natin. Sa buwang aabot ng 200 going to Pananakpan. Hey! Public private swimming pool. Woo, nice view. Sarap. One of the things na na-appreciate ko palalo with the recent travels that I've had is yung napapaligiran ka ng nature. Grabe, iba yung pakiramdam. For some people, they fear going into in the middle, going to the middle of nowhere, na wala ka nakikita ng ibang tao. Pero para sa akin, napaka-relaxing. Of course, may mga worries din na baka may mangyaring masama or what. Hindi mo matatanggal yan. Pero when you get over that hump, that mindset, diba? Mas marami ka talaga may experience pag pinush mo yung sarili mo na hindi matakot. I think this is Buakag Falls already. Buakag Falls. Diyan tayo mamaya. Short story. Last time na pumunta ako ng Zinago Cove. That was my second time in the cove, pero first time kong via land. Hindi pa sementado to. Malayong hindi pa sementado. Kaya ang dali-dali na lang pumuntahan ng Buakag Falls, Zinago, Pananakpan. Yun nga lang, nabalitaan ko meron na raw entrance fee ang Zinago kasi ginawa na raw private. Sayang. It was free for the longest time kaso daw meron na yatang 200 or 300 na entrance fee. Pero syempre, hindi buong biyahe ay smooth sailing, ika nga. Dahil may ilang challenges din tayong pinagdaanan. Una na rito ay ang river crossing. Reba? Check muna natin. Sa unang tingin ay mababaw lang ang ilog. Pero sa experience ko kasi, some things are not what it seems. Kaya mas maganda pa rin manikurado at i-check kung kaya ba ng sasakyan natin ang lumusong dito. Eto, pagka-check ko mukhang okay naman. So, pwede nang lusungin. Let's go! Kaya? Noong nakaraang bisita ko sa Zinago Cove ay wala pa itong river crossing. Lakas loob lang! Woo! Nadadaanan pa kasi itong bridge na ito. Pero dahil sa magkasunod na bagyo na humagupit sa hilagang bahagi ng Cagayan noong nakaraang taon na nagdulot ng matinding pagbaha, tuluyan nang nasira ang tulay. Maalala ko kasi dati, wala akong river crossing eh. Ngayon meron na kasi nasira na yung kalsada dun. Tip number 2. Make sure to check weather conditions sa Santa Ana sa mga nakaraang araw bago kayo dumating. Pag maulan at may kalakasan ng pagbuhos, malaki ang posibilidad na hindi makakatawid ng sasakyan. Specifically, ang mga scooter na katulad ng ADV-160 sa ilog. Sa puntong ito ay narating na natin ang daan papasok ng Zinago Cove. Grabe, ibang-iba na ang itsura noong huling bumisita ako. For the adventurers who want to explore Zinago Beach, 200 pesos admission fee. Dati po ay free ito. Sayang. Yun na, kita mo yung mountain na yun? Yun na yun. At eto na nga ang pinakahihintay natin. First time kong pumunta ng Pananakpan, kaya talagang excited na ako. A couple of hundred meters away from Zinago Cove ay umpisa na ng Pananakpan. Sitio Pananakpan. At bubungad ka agad ang nice. Napakagandang view ng Eastern Seaboard. Yun nga lang, bago pa makarating sa dalampasigan, dito pa isa pang challenge na ang kailangan pagdaanan. Although very capable naman ang ating Honda ADV-160, hindi siya ideal para sa terrain. Hindi lang halata sa video kasi maganda ang stabilization ng Insta360 X3. Pero sa totoong buhay, ramdam ko ang tagtag ng bawat bato na inararo ng ADV. Bukod pa doon, palusong at magraba ang kalsada. Kaya aside from the tagtag,
May mga panahong dumadaustos ang gulong dahil medyo madulas. Welcome to Pananakpan, Patunungan, Santa Ana. Wow! Ang ganda! Teka lang ha. Aray ko. Ow! Ah! Twisted my ankles. Madulas. Excited kasi ako masyado. Ang ganda! Dito mo ramdam yung bigat nung top box saka ng mga gamit sa likod. Nag-i-slide yung likod. Oh my God, ang ganda. Gayunpaman, nairaos din natin ang road challenge at oras na para ma-enjoy ang barangay Patunungan. First stop, Sitio Alegan. Pagpasan muna natin ang Sitio Pananakpan. Let's go to Sitio Alegan. Or Alegan, parang ganun yung banggit kanina nung staff ni Ate Karen eh. Bitch na rin ako katulad nyo, pero wala pa tayo sa ating destination. And look at this view. Beautiful. Pananakpan Elementary School. Ang ganda naman ng view ninyo. This is already the Pacific side of Santa Ana of northeastern Philippines. Saya. Pyramid of 80 of Agas. Ganda ng beach nila. Ganda pa ng daan dito kahit buhangin lang oh. Sabi pa sa akin ni Ranger, baybayin mo lang to hanggang makarating ka ng dulo. Siya na, mararating mo na ang dulo ng Alegan. Dulo ng kalsada ng Santa Ana. The best pa rin dito, dirt bike. Ah. Oh, Ranger, ano itong pinapasok mo sa akin? Ang ganda, pero kawawa motor. Anyone among you who watch Itchy Boots sa YouTube? Yung babae na umiikot sa mundo. Currently, she is on her second leg of her trip sa South Africa. Tama ba? South Africa? No, North Africa. Ito nung ba ito? May fence na yung beware of yung mga sand mounds, madulas pag masyadong mabilis. Eto na ba yun? Welcome to Alegan guys. Oh,
what's up, guys? Nandito na tayo sa Sitio Alegan in Santa Ana, Cagayan. Alright, so that is it for Sitio Alegan. Very serene kasi walang halos tao. Papasok pa yung community doon sa may river. And basic at the drone shot, parang wala rin masyadong bahay. Tara, tara sa pananakpan and let's set up camp. Let's go! Okay, so pagpupunta po kayo dito, dapat mag-register muna kayo dito. Kanina kasi walang tao. Yan, Aligan. Pero magka-campaign po ako dito. This is one of the advantages na nakita ko na mas malaki dapat yung tent. Kasi hindi na ako mahirapan mag-pump. Yung last time kasi natin, yung tent SF, masyadong maliit. Nahirapan ako pumesto para mag-pump. Ito ang madali na lang.
Good morning, guys. So, nandito tayo ngayon sa Barangay Pananakpan dito sa Santa Ana. And I just enjoyed camping overnight. Dito tayo sa place nila Ma'am Michelle. Okay, so there are three resorts in this place sa Pananakpan White Beach. There's La Isla. Ito kila Ma'am Michelle, which is unnamed kasi lupa naman nila to. And then there's the Sunrise Resort on the farthest side of the beach. Habang tahimik akong nagninilay-nilay sa aking duyan, unti-unti namang lumalakas ang tunog ng mga bangkang pabalik sa Pampang mula sa ilang oras na pamamalaki sa laot. Dito ko natutunan na kahit malayo pa ang mga bangka, madaling malaman kung may nahuli ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagtaas ng malaking watawat sa kanilang bangka. At dahil may nakahuli ng isda, pinuntahan ko agad para makita ito ng personal. First time kong makakita ng freshly caught blue marlin kaya talagang manghang-mangha ako. Ang blue marlin ay isa sa mga pangunahing uri ng isda na binibingwit dito sa Santa Ana para mabenta sa palengke o kaya naman ay direkta sa mga restaurant. Buenas din ang asawa ni Michelle ngayong araw dahil nakahuli ang grupo nila ng isa pang blue marlin. At dahil meron nang nag-aabang sa kanilang huli, nasaksihan ko rin kung paano nila katayin ang malaking isda. At syempre, hindi ko na din pinalagpas ang pagkakataon na makabili ng maliit na parte na pasalubong ko sa bahay. Ayan, so yung nakita nyo kanina na nahuli na blue marlin, kumuha na rin ako ng isang kilo. Kayo, uwi ko ng tuligara. At dahil nagutom na din ako sa kakashoot ng footage ng isda, oras na para magluto ng aking brunch. Pork barbecue! Isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Michelle's Place ay napaka-accommodating host ni Michelle. Nang nakita niya ang aking failed attempt na magsiga para sa aking barbecue, nag-uusa siyang mamahagi ng uling at siya na din ang nagsiga. Tamang-tama sana kanina, sir. Sumama ka. Doon ako host ka ng sana. Kaya nga, eh, sayang. Sayang. Sinabi mo kasi sana kahapon, di. Nahiya pa ako kahapon eh. Oh, kwento muna habang naghihintay maluto ang barbecue. In retrospect, tama lang ang desisyon ko na dito sa Michelle's Place mag-camp kasi nakuha niya ang gusto ko sa isang camping spot. Wala masyadong infrastructure, very natural ang feel ng paligid, at may sapat na supply ng tubig at may madinis na palikuran. Wala pang kuryente nitong bisita ko, pero nag-provide naman sila ng solar light. Higit sa lahat, very accommodating ang mga hosts. Mula sa mag-asawa, pati na ang buong AGTA community na nakatira dito. Hindi ko ramdam na isa akong dayo sa lugar nila. Pero teka, dalawang araw na ako dito sa Santa Ana, hindi pa ako naliligo sa dagat ah.
Alright, so guys, before ako umalis, nandito tayo ngayon. Sa binabansagan ko ng Michelle's place kasi si Ma'am Michelle. So wala pa silang official name pero I'm going to call it Michelle's place for now hanggang makaisip sila ng talagang pangalan nila. So yun, bisita po kayo dito sa Barangay Pananakpan. Sa gitna po sila between two other resorts and Barangay Patunungan pala, Sitio Pananakpan. So yun, Ma'am, invite po naman sila. Ay po, papasyal po kayo dito. Total na experience naman na po ni sir. Yun lang po. Thank you. Binalo! Woo! Sila. Ma'am, thank you po. Thank you. Thank you. Ma'am, anong name nyo? Ano po pangalan nyo? Early Ann po. Early Ann? Kayo po. President po. President. Thank you po. Sakit sa kamay. Pagod. Look at that view. Masakit sa braso. Pero the trip, the adventure, the place, definitely worth it. At dito na nga nagtatapos ang isa na namang moto adventure ng inyong King of the World. Sana ay nag-enjoy kayo sa experience kong ito at naway na inspired din kayong tuklasin pa ang ganda ng ating bansa. If you like this video, please give it a like, comment what was your favorite part, and subscribe to this channel for more King-sized moto adventures. Kita-kits sa susunod na episode. Mabalo! Goodbye, Santa Ana. Thank you.